nala. Tara, kain na tayo. Must try, ika nga. Pansit alanganin. Mainit pa, oh. Pangkalan niya atas, pangkalan niya. Buwapin. Ito, sira na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, pagkain. Mga kapatid, mga ka-okiks, at welcome sa ating nakakatakam at masayang food trip dito sa summer capital ng Pilipinas, Baguio City. Andito tayo sa isang institusyon na restaurant. Siyempre sa ating food vlog dito sa Baguio, ang Mario's Restaurant. 1971 pa na-establish itong Mario's Restaurant. Ibig sabihin, ako ay 8 years old pa lang. Hindi pa ako nagsasalawal, short pants pa lang ako nun. At na-establish na ito. Napakasarap ng fresh Caesar salad. Merong Mario's sa Quezon City, sa May Tomas Morato. Sila rin ang may-ari. Kaya subukan natin ang institusyon dito sa Baguio City, ang Mario's Restaurant. Tara na! Uy, ang ganda pala ng view rito. Hi, good morning. How are you? Alvaro. Third generation. Oh. On the show. What's your last name now? Benitez. Benitez pa rin. Yeah. Oh, yeah, Mario, yeah. You're also a Mario. Yeah. Ah, okay. Nung bata kami, bago ka umakyat ng Cannon Road, 'di ba? Bago ka makarating ng Baguio, naaamoy mo na yung pine trees. Dati 'yun, 'di ba? Ngayon, hindi na. Tsaka dati nung bata kami, 'yun ang inaabangan namin. Papuntang Baguio, yung amoy ng pine tree. Pag naamoy na namin, excited na kami. Eh ngayon, hindi na maamoy yung pine tree. Selected areas na lang, yan, sa country club, sa Jolly. Caesar salad, sir, nasa may salad area. Tapos syempre yung mga best-seller natin. So Caesar salad, lengua, ala pobre. Ala pobre. Ano yan, tenderloin yan, di ba? Tenderloin din mo. Oh, yun, sige. Subukan natin. Unang putahe, soup of the day. I smoked bacon with leeks. Masarap ito. Tikman natin. Mmm, sarap. Bread. Lagyan ng butter. Tapos, siyempre. Minsan sinasalsa pa. Sarap. Nung ako'y bata pa, ito yung ginagawa nila sa Caesar salad. Hinahanda by hand. Pero ang sabi ng waiter, ngayon daw, meron ng centralized, hindi na ganito. Gumawa sila ng exception, di ba? At gagawin nila dito yung dati nilang gawi. So, andito yung bawang, calamansi o lemon, croutons, yung tinapay, at bacon, bits. Yan yung nakakatakam eh. Yung habang inaabangan nung gawin nila yung dressing, di ba? Mas naaamoy mo. Garlic ko, i-cure muna po siya. Kaya madami pong markings yung bowl namin kasi dito po namin talaga dinidikit yung... Talaga, ayun. Gagayahin ko sa bahay, susurpresahin ko si Shar. Pero mukhang mahirap. Ayan, no?
Kasi ba't mo tinabi? Masyado kung kwan yung garlic, malakas po yan. Baka ang malasahan nyo na lang po is garlic. Ah! Next series nung dog? Yung yolk lang po yung gagawin. Yung yolk lang? Dijon mustard. Dijon mustard. Usually, ang ginagamit namin talaga is yung olive oil. Mm. Actually, any oil po pwede po magamit for Caesar salad. Yun. Yan sir yung hinahanap natin consistency for Caesar salad. Ganun pala. Ngayon ko lang nalaman. Hindi pala kasama yung egg white. Anchovies, sir. Anchovies. Uy! So, may mix lang po ulit natin. Yeah. Gagawin ko sa bahay. Kumbaga sa seatmates ko, kopya lang. So, tikman nyo muna yung base. Iceberg and romaine. Croutons. Ayan na yung croutons. Bacon bits. Yes. Yun. Yan ang signature dish. Mario's in your chat. Woo! Talaga. Kahit 10 oras pa kami bumiyahe. Ang sarap nito. Kaya daw. Ito ang mga best seller nila rito. Concetas with mushroom at itong steak a la pobre. Ang Mario's, sikat yan sa kanilang mga steak. Wala kasing isda dito sa Baguio eh. Puro mga baka. Kasi bundok eh. Bukan natin. Tikman natin. Lasan ito. Sarap. Tenderloin kaya malambot. Siyempre, ito lengua. Sobrang lambot din ito. Diba? Concetas. Sarap. The best. Hello, Pagkain! Hello, Australia! Hello, Chicago! Hello, Pagkain! Hello din sa mga kapitbahay ko dyan sa Cebu. Hello sa nanay ko sa Qatar. Hi! Chill lang tayo dito sa Baguio dahil aside from napakalamig ng simoy ng hangin dito, sure ako, naku, ang hilig ninyo ay mag-food trip tayo dito. Hindi lang food trip, kainan, strawberry things, ano pa? Bibi. At iba pang mga bagay dito sa Baguio City. Tara na, ikot-ikot na tayo. Tuloy-tuloy lang ang ating food trip dito sa Baguio. Heto, ang nakakatakam na street food na worth it dayuhin dito. Takamatch! Excited ako dahil I can again get to reconnect with so many happy family memories dito sa mga kainan sa Baguio City. Memories ng aming childhood. Nandito tayo sa Camp John Hay. Dating US base ito. At noong 1991 ay ibinarek sa Pilipinas, ika nga. At ngayon ay isang tourist spot. May mga hotel dito, horseback riding, mga restaurant, mga shopping. At siyempre, andito tayo sa sikat na
restaurant, Chocolate de Batirol. Ito yung hot thick sweet cacao based yung chocolate. Tikman natin. Isang landmark ito sa Baguio, mga turista. Kaya puntahan natin, alamin natin. Hello, pagkain! Hello! Good afternoon! Hello! How are you? Good afternoon! Good afternoon, kumusta? So dito tayo, merienda time! Isang bibingka, isang palabok, at chocolate de Batirol. Yeah. Ayan na pala. Alam nyo, nung bata kami, mahilig din kami sa chocolate de Batirol. Tapos alam nyo ito, ginaganyan yan eh. Di ba? Iniikot-ikot yan para magbubble, di ba? Dahil pag ininom, napakasarap. The last time kami nandito, ninasyanon at mga bata. Siyempre, dito kami kumain ng merienda. Di ba? Kasi nga, masarap at sikat. Tsaka napansin ko, daming bisita dito, daming customer. Ibig sabihin, talagang masarap. Ha? So, okay na ito? Okay. Babatiin na lang kung ano. Oh, sige. Paano ba yan? Oh, yan. Babatiin daw. Parang itlog. Okay. Yun. Ayun, dumulubo na. Bubbles. Ayun. At makikita mo. Ayan, ayan. Uy! Wow! Wow! Yan naman! Woo! Sige nga. Sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Masarap nga. Naalala ko yung childhood ko. Nilalagyan namin ng pandesal, tapos nilalagyan namin ng butter. Tapos i-dadunk namin. Ang sarap! Kaya sikat yung mainit na tsokolate. Eh, siyempre malamig sa Baguio, di ba? Ang kasabay daw niyan ay itong bibingka. Uy! Mukhang masarap ha. Ayan. Actually, gusto kong i-dump ng ganyan. Eh. Sarap. Ay! Ako, nag-swimming. Nag-swimming yung bibingka. Hindi ko mauubos to. Buti na lang, may cameraman ako. Ayan nga, ayan. Suman. Talagang gusto ko yung suman, patirol, dangkit. Sarap nga. Yan ang bestseller dito sa Chocolate de Batirol, dito sa John Hay. Susubukan naman natin yung kanilang bestseller na palabok. Ako, sarap nito. May chicharon, may itlog, may hipon, suahe. Ba, meron pang konting baboy, oh. Di ba? Ayan. Subukan natin. Masarap nga ba? Siyempre, palabok is palabok. Di ba? The best. Ang tatay ko naman, nung buhay pa siya, mahilig kumain pag sinabing masarap. The best in the West. Malaba. Hello, pagkain! Hello, Panagbenga Festival! Hello, pagkain! Hello, Pagyo! Para sa ating Hello, Pagkain food trip, dalhin namin kayo sa ilang kainan na itinuturing na hidden gems, ika nga. Ang dami natin kakainan. Reko ito ng ating mga locals dito sa Baguio. Uy! Bayan! Dahil mura na, masarap pa. Andito tayo sa isang napaka-popular, masang-masa na Baguio Fast Food Center. Dito mismo, sa Baguio Public Market. Alam nyo ba na 7 hektarya itong at maraming gusali dito sa Baguio Public Market. At ang isang gusali dito sa second floor, nariyan yung kanilang fast food kainan. Tingnan natin, ano nga ba ang putahe ngayon na araw na ito? Halal food. Tulingan. Ito naman, halal din o Ilocano. Uy, sinigang ba yan? Sinanglaw. Sinanglaw.
Ito. Matters ng baka. Wow! Jesus Maria Jose. Sarap. Delicious fast food number 4. Pakbet. Mitchell! Ayan, may. Hello! Ano yan? Parang labong? Apo, apo, labong. Magkano? 70 po. 70, pakbet. Fried chicken, magkano? Sa inyo po, sir, 50 na lang. No. Salamat. Ay, uy, sarap ka. Ay, magkabigat ka dahil. Ay, ay, wow. Nasaan niya nyo? Ay, si Charles Moneta. Bye-bye. Oh, mga ka-okiks, kainan hopping tayo dito sa Baguio City, ha? At syempre, nako, to the next level ang ating food vlog. Kainan na! Mary's Canteen. Ah, Kiko! Yes. Andito tayo sa public market. Ha? Ng Baguio, bandang Hangar Market, may mga gulay dito. Ito ang Mother Mary's canteen at pinaka matanda, the oldest canteen dito sa public market ng Baguio City since 1972. Dito tayo kakain. Talagang nagtagal ng husto dito dahil sa napakasarap, di ba? So, titikman natin ngayon. Naku! Ito pa, paborito ko. Ito daw ang specialty ng mga IP natin dito na mga kapatid na igurot. In our name is pickled sili. Nako, pampainit ng katawan dahil malamig dito. O, di ba? In our name. Okay. Kanina, di ba, galing tayo sa Baguio Food Center, yung sa second floor. Nag-take out tayo dun. Meron tayong ginataang hito at fried chicken. Pero dito, i-order natin yung pinikpikan. In-order din natin yung Mary's rice. Ah, iyan. Nakosus, kompleto. May chapsoy, may itlog, may baboy, lechon kawali, at may manok. Mary's rice, bestseller, 175 pesos lang. Ito yung pinikpikan. Iyan. May konting baboy at syempre manok, parang tinola, pinikpikan. So, titikman na natin in a while, ha? 175.90, 265. Good for 3. O edi parang 90 pesos lang. 'Di ba? Lumalabas para sa bawat isa. Kasi kaya mang ubusin ng isa ito. O 'di ba? Mura. Sustansyang pagkain. Yes. Hello pagkain. Murang pagkain 'yan ang dapat nating panglaban. 'Di ba? Umpisahan natin sa pinikpikan. Para siyang miswa na tinola. Sarap. Ngayon, subukan natin yung Mary's rice. Sarap. Anong tawag dito? Lechon soup. Sariwang gulay, syempre. Bago ito eh. Lalo na pag mainit. Ang sarap. So ito, galing sa fast food. Siyempre, fried chicken, masarap. Comfort food. Ito. Hito na may gata. Maranao spices. Maranao spices. Ito yung halal food sa mga kapatid nating Muslim. Ayun. Maanghang. Hindi. Tama lang. Hindi siya maanghang. Ayan. Malasa. Very good. Pagkakaiba ng Mary's Best sa Mary's Rice, una fried rice, pangalawa merong baka, may beef. So tikman muna natin ito. Parang fried rice siya. Ito yung beef. Parang beef tapa, masarap. Very good. Oh, dito na tayo sa kilig time ng ating food trip. Siyempre guys, you know the drill. For more pogi points, pasalubong iski for the wifey, family, at siyempre, sama na rin si Mami Emma.
di natin kakalimutan. Dalawang peanut butter, ube jam ng Good Shepherd. At dahil dito sa Baguio maraming strawberry, syempre, strawberry jam. Okay, ito na. Magkano lahat? Sure! Magkano ito lahat? Sure, sure. Taga Maynila kayo? Mapaisiha po. Uy! Kababayan pala. Yo! Yo! Thank you, sir. Hey, how are you? 1-1-10 na pasalubong. Mga, andyan yung ube jam, peanut brittle, strawberry jam. So, yan ang mga talagang pasalubong para sa mga mahal sa buhay. Diba? Galing Baguio. Ilang So ito ay galing sa Bahong, Latinidad. Ang rose capital of the Philippines daw, ang tawag sa Bahong Trinidad. O, di ba? Siyempre, para sa, alam mo na, para sa ating may bahay. Yung isa, isang bunch para kay Mrs. Yung isa naman para kay Mami. Yan! 200, no? Pero nung Valentine's, magkano yan? Mabiro po. Hello. Nung Valentine's 1-2. Ngayon 2 na lang. Dapat pala. Ha? Naalis yung 1. Saan yung baby spread? Ah, ang isa. Isang ganito. Magkano status? 80? So ito, bayad. Meron pa akong 20 doon. So, kunin mo na lang sa kanya. Ha? Sige, sir. Okay. Yaman nak. Salamat sir. Ito pong ating pagpasyal ay kasabay ng nakaraang panagbanga festival. Napakasarap ng ating naging paglilibo. Agyaman na sa ating mga kapatid at ka-okiks dito sa Baguio. Diyos ti Agnina. Para sa isang naragsak na food trip. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula dito sa Baguio hanggang sa inyong mga hapagkainan. Kaya sa susunod, sama-sama tayo ulit sa susunod na episode ng Hello Pagkain! Uy, for sale din ito. Pwede naman, sir. For sale din na ito. Ito, everlasting. Bakit natawag na everlasting? Kasi ano yan, taon yan bago mabulok. Kaya sabi nila, ang biro, kung talagang gusto mong patunayan yung pagmamahal mo na forever, ito dapat daw binibigay sa mga nililigawan ng everlasting. Forever. Salamat, Pao, ha? Sige po. At ito daw eh, galing sa? Ibungan Benguet. Ibungan? Yes, po. Ibungan Benguet. Siyempre, para may pogi points kay Mrs. at sa pamilya, kailangan may pasalubong. Ayan, sarap nito. Kita, Kicks!